Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isigani. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, naninirahan sa isang baryo na pinamumugaran ng mga antingero itong si Isigani. Halos lahat ng naninirahan doon may alam sa lihim na karunungan, lalong-lalo na ang mga kalalakian. Ang ama ni Isigani ang isa sa mga kinikilalang pundasyon ng samahan. At bilang tinitingala ng karamihan, kailangan itong panatiliin ang reputasyon bilang malakas na antingero. Dahil dito hindi may iwasan ang subukan para malaman kung sino ang pinakamalakas, hanggang sa umabot sa punto na sila mismo ang nagpapatayan. Bukod sa kanyang ama, ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Luna, kinikilala din bilang isa sa pinakamalakas na antingero. Iisa lang ang pangarap nito, ang kilalaning pinakamalakas sa lahat. Hindi lang gaanong halata, pero may tinatago ding lakas si Isigani. Minabuti nitong hindi ipahalata sa karamihan ang mga nalalamang minana mula sa kanyang ama. Nagtataka ako sa iyo eh, no? Ikaw lang yata ang antingerong hindi nakikisali sa mga subukan. Minsan iniisip ko kung anak ka ba talaga ni Mang Oscar eh. Wika ni Luna. Mas nakakatanda ito ng 5 taon kumpara kay Isigani. Madalas silang magkasama na kung minsan ay napagkakamalang magkapatid. Alam mo pare, hindi naman kailangan magyabang sa kung anong meron ka. Mapa-physical o spiritual. Si tatay napipilitan lang na patulan ng mga nanghahamon sa kanya eh. Dahil kung hindi, kaming mga kaanak niya mapapahamak. Tugon ni Isigani. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero kung pinapakita mo sa mga taong malakas ka, hindi na din sila magtatangka pang apiin ka. Muling wika ni Luna. Hindi rin pare, sa bayan natin, kung sinong pinakamalakas, siya ang kinukuyog ng mga tao. Lahat kasi ayaw magpalamang eh. Sa tuwing may nakakaangat, pilit nilang binababa. Ito naging sistema sa baryo natin eh. Tugon ni Isigani. Kaya nga wala tayong magagawa. Dahil ito ang baryong kinalakihan natin. Kakainin ng malalakas ang mahihina. Muling wika ni Luna. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagkagulo sa lugar. Nakita ni Isigani ang kanyang ama na may lalaking hinahabol. Dali-daling tumayo ang dalawa dahil hindi pang karaniwan sa kanila ang tanawing iyon. Sino kaya yung hinahabol ng tatay mo? Tanong ni Luna. Hindi ko alam, magkasama tayong dalawa eh. Ngayon ko nga lang nakita si tatay na nagkaganyan eh. Tugon ni Isigani. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may hinabol ang kanyang ama. Dali-daling sumunod ang magkaibigan. Naabutan nila ang ama na sakal-sakal ang isang lalaki. Magsalita ka. Sinong nag-utos sa'yo para ipapatay ako? Tanong ni Mang Oscar. Hindi ako magsasalita. Kahit anong gawin mo sa akin, kaya mabuti ha. Patayin mo na lang ako. Tugon ng lalaki. Kagad itong binitawan ng matanda. Sa pag-aakalang ligtas na ito, kampanting tumayo ang lalaki at nagpagpag ng damit. Nang bigla naman siyang suntukin ni Mang Oscar. Tumila po ng malayo ang lalaki. Tumama sa kulungan ng mga manok. Dito na pinigilan ni Isigani ang ama. Tay, sandali lang po, ano po bang nangyayari? Bakit niyo hinahabol yung taong to? Ano bang ginawa niya sa'yo? Tanong ni Isigani habang hinihila ang ama sa braso.
Sinubukan akong kulamin ng tao na yan. Kaso lang, nakalimutan niya yata. Isa ko sa pinakakinikilala at pinakamalakas na manggagamot sa bayang to. Muling wika ni Mang Oscar. Nilapitan ni Luna ang lalaki at sinakal. Inawat din siya ni Isigani. Isa ka pa, Luna, nakikisali ka eh. Kumalma ka nga. May dahilan naman siguro yung taong to kung bakit niya ginawa yun. Wika ni Isigani. Binaba ni Luna ang lalaki. Pwede ba, Isigani? Huwag ka nga masyadong mabait. Kaya ka palaging minamalit ang mga tao dito sa baryo natin eh. Naturingan kang kaanak ng malakas na manggagamot pero napakabait mo. Kaya lagi kang inaabuso eh. Ang dapat sa mga taong yan, pinapatay. Mga walang respeto. Bumunot ng itak si Luna. Akmang tatagain na ang lalaki. Ngunit nagmakaawa ito na huwag siyang patayin. Pakiusap, Luna. Huwag mo kong papatayin. Ganito na lang, kapalit ng buhay ko. Isang sekretong sasabihin ko sa iyo. Wika ng lalaki. Sekreto? Baliw ka ba? Sa tingin mo magiging interesado ko sa sasabihin mo sa akin? Tanong ni Luna. Dahan-dahang tumayo si Loloy. Lumapit kay Luna. Hindi mo. Gusto mo maging pinakamalakas? Kung tama ang sinabi ko, katagpuin mo ko sa lawa mamayang gabi. Doon ko'y bubunyag sa'yo ang sinasabi kong sikreto. Wika ni Loloy. Nilingon niya si Mang Oscar at Isigani. Nang makitang hindi nakatingin sa kanya ang dalawa, binulungan niya si Loloy. Sige, magkita tayo mamayang gabi. Kapag wala ka dun, talagang tutuluyan kita kahit saan ka magtago. Umalis ka na dito. Wika ni Luna. Napangiti si Loloy at muling nagsalita. Pangako, kaibigan, hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Kahit si Mang Oscar, malalampasan mo. Wika ni Loloy. Matapos ng pag-uusap ay kagad na itong umalis. Nagtaka si Mang Oscar sa kung ano ang nangyari. Oh, eh anong nangyari, Luna? Bakit mo hinayaang makalis ang taong yon? Tanong ni Mang Oscar. Eh kasi nagmakaawa, Manong eh. Ang sabi niya, sabihin ko na lang sa inyo na humingi siya ng tawad sa nagawa niya. Tugon ni Luna. Ah, ganun ba? O siya, sige. Total, nalutas mo naman ang problema dito. Babalik muna ako sa bahay. Kailangan ko pang tapusin yung panggagamot ko eh. Wika ni Mang Oscar. Matapos makipag-usap, kagad nang nagpaalam si Mang Oscar. Samantalang si Luna at Isigani ay nagpaiwan. Sabihin mo nga sa akin, Luna, ano yung binabalak mo? Bakit mo pinakawalan yung taong yun? Alam kong hindi mo basta-basta papakawalan yun nang wala kang nakukuha. Tanong ni Isigani. Ah, si Loloy. Kilala ko ang taong yun. Oo, isa siyang mangkukulam pero alam ko din naman na may tinatagong kabaitan yun. Siguro nga hindi niya sinasadya na kulamin yung tatay mo. O siya, una na ako ah. May lakad pa kasi ako mamayang gabi. Alam mo na, maraming nagkakagusto sa akin, di ba? Tugon ni Luna. Ang buong akala nito, mapapaniwala niya ang kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman, basang-basa niya si Isigani. Kinagabian, nagpunta si Luna sa tahanan nila Isigani upang ayain itong makipag-inuman sa kabilang baryo. Ngunit tumangge ang binata at sinabing maaga siyang gigising kinabukasan dahil kailangan nitong samahan ang ama sa kabilang bayan upang manggamot. Sayang naman. Gusto pa naman sana kitang ipakilala sa mga malalakas kong kaibigan.
Pero ayos lang pare ah. Ako na lang ang lalakad. Mas importante naman ang tungkulin mo sa iyong ama. Unahin mo yan. Tugon ni Luna. Ang buong akala nito, kaya niyang linlangin si Isigani. Ngunit lingid sa kalaman ni Luna na pinapakagat lang siya sa pain ng kaibigan. Matapos makipag-usap ay kagad nang tumuloy si Luna papunta sa sinasabing lugar ni Loloy. Dali-dali naman itong sinunda ni Isigani. Dito niya napagtanto na hindi papunta sa kabilang baryo ang tungo nito, kung hindi sa lawa na sakop ng kanilang bayan. Tumingin si Luna sa kapaligiran upang masiguradong walang tao sa paligid. Kagad namang nakatago si Isigani sa malaking puno. Nang muli nitong tignan ang kaibigan, wala na ito sa lugar. Halos tumalo ng kaluluwa ng binata nang biglang magsalita mula sa likod ni Isigani si Luna. Sinasabi ko na nga ba eh, susundan mo ako eh. Pero ayos lang. Alam mo pare, ang pinunta ko sa lugar na to, katuparan ng pangarap ko. Antayin natin si Loloy. Sasabihin niya sa akin ang sekreto kung paano kong malalampasan ang kahit na pinakamalakas na antingero sa baryo. Sa wakas, dininig na ang panalangin ko. Palagi ako nagdadasal na akong maging pinakamalakas na antingero. Wala akong pakialam kahit sino pang Panginoon ang magbigay ng panalangin ko. Wika ni Luna. Pare, talaga bang kailangan mong gawin yan? Eh ngayon pa lang halos wala nang makatalo sa'yo sa mga subukan ha. Mag-ingat ka sa pagdarasal pare. Hindi lang iisang tenga ang nakikinig sa'yo. Yung iba nag-aantay lang para kunin ang kaluluwa mo. Wika ni Isigani. Basta, hindi. Kulang pa ang lakas at nalalaman ko. Hindi ko pa nagagawang pabagsakin ang mga nakakatandang antingero sa baryo. Sa oras na manalo ako laban sa kanila, doon pa lang ako makukontento. Tugon ni Luna. Halata sa mga salitaan nito, wala siyang ibang hinangad kung hindi ang makamtan ang titulong pinakamalakas na antingero sa kanilang baryo. Ngunit ang katotohanan, wala namang ganong titulo. Alam mo Luna, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan ha. Makuha mo ang respeto ng kapwa mo. Doon ka palang tatanghaling pinakamalakas. Hindi dahil takot sila sa iyo, kung hindi dahil sa paggalang nila sa poder at dome mo. Wika ni Isigani. Sasagot pa sana si Luna nang bigla itong makarinig ng mga kaluskos sa paligid. Pinagtago nito si Isigani at tinignan kung sino ang paparating. Magtago ka Isigani. Malamang si Loloy ang paparating. Wika ni Luna. Ngunit laking gulat nito. Dahil imbis na si Loloy ang makita, ang matandang si Manong Tala ang dumating. Manong Tala? Ano pong ginagawa niyo dito? At saka nasaan po si Loloy? Tanong ni Luna. Nalabis namang ikinagulat ni Manong Tala. Abay, hindi ko alam ang ibig mong sabihin. At saka bakit naman ako ang tatanungin mo kung ano ang ginagawa ko sa lugar na ito? Aba siyempre, doon ako banda nakatira. Dito ako dadaan. Alang nga naman umikot pa ako sa kabilang bundok. Tanong ni Manong Tala. Napagtanto ni Luna na tama ito. Dahil hindi kalayuan mula sa mismong lawa ang tahanan ni Manong Tala. Oo nga pala. Pasensya na po kayo Manong pero mukhang nauto ata ako ni Loloy ah. Wika ni Luna. Mukha ngang nauto ka ng isang sinto-sinto. Pero ano ba ang sinabi sa'yo ni Loloy? Tanong ni Manong Tala.
Eh, sasabihin niya daw po sa akin kung anong sekreto ng mga malalakas na antingero. Eh, di ba po apo siya ni Mang Abdul? Yung isa sa pinakamalakas na mangkukulam dito. Kaya naman naniwala po ako sa kanya. Tugon ni Luna. Nang malaman ni Isigani na ligtas na ang paligid, kagad siyang lumantad. Magandang gabi po, Manong Tala. Pasensya na po kayo ha, mukhang naabala po namin yung pag-uwi nyo. Ito kasing kaibigan ko eh. Masyadong hibang na hibang. Wika ni Isigani. Ang totoo, hindi naman nahihibang ang kaibigan mo. Hindi nagsisinungaling si Loloy. At ako ang nakakaalam ng sikreto kung paano ka magiging malakas. Halikayo sa aking munting tahanan nang mapag-usapan natin ang tungkol sa bagay na yan. Wika ni Manong Tala. Nanlaki ang mga mata ni Luna nang marinig ito kay Manong Tala. Kaunting pagpapaliwanag ng pagkataon nito. Hindi gaanong malinaw sa lahat kung saan nanggaling si Manong Tala. Ngunit isa ito sa pinakaginagalang, hindi lang sa kanilang baryo, kundi maging sa Karatig Sityo. Sinasabing ang matandang ito ang tinaguriang manggagamot ng mga antingero. Meron itong kakayahan. Baliktaring kahit gaano kalakas ang tigalpo na natanggap ng isang antingero mula sa katunggali nito. Sa katunayan, sa tuwing magkakaroon ng subukan, si Manong Tala ang nagsisilbing takbuhan ng mga nabigong antingero. Balik tayo sa kwento. Pagdating sa tahanan ni Manong Tala, nagulat ang dalawa. Nakaiga na sa sahig si Loloy. Tulog na tulog. Aba teka, anong ginagawa ni Loloy dito? Tanong ni Luna. Nakita ko siya sa lawa. Lasing na lasing. Kaya ayan, dinampot ko muna. Baka kung anong nilalang pa ang dumampot sa kanya. Hala sige, maupo muna kayo dyan sa sala at kukuha lang ako ng mainit na kape. Tugon ni Manong Tala. Yun nga po ang dahilan kung bakit ako nandito, Manong. Hindi lang po basta-basta panalo ang gusto kong makamtan. Kung hindi ang harapang patunay sa lahat na kaya kong maging isang malakas na antingero, kaya ko silang lamangan. Tugon ni Luna. Isang malakas na antingero? Nakuha mo na ang bagay na yan. Lamangan. Mukhang ang matinding pangarap yan ah. Pero sige, dahil wala namang masama sa pangarap, sasabihin ko sa iyo ang isa sa aking mga sikreto. Wika ni Manong Tala. Nanlaki ang mga mata ni Luna dahil ito ang pinakahinihintay niyang bahagi kung saan ibubunyag ng matanda ang sekreto ng pagiging malakas na antingero. Sabihin niyo, Manong, ililista ko ang lahat ng dapat kong gawin. Wika ni Luna. Hindi na kailangan maglista, Luna. Dahil sa palagay ko, kaya mong tandaan ang lahat ng aking ipapaliwanag. Tugon ni Manong Tala. Sige po, Manong. Sabihin niyo po. Tugon ng binata. Nagsimulang magkwento si Manong Tala. Parang batang nakikinig ang dalawa. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman ang tungkol sa sarangay, hindi ba? Tanong ni Manong Tala. Oo naman po, Manong. Malaking torong nakatira sa taas ng bundok. Yun po yun, di ba? Tanong ni Luna. Tama ka, Luna. Alam mo bang may taglay na bertud ng nilalang na yun? Alam mo rin bang ang bertud ng sungay nito ang siyang pinakamalakas na anting-anting
na maaaring makamtan ng isang antingero. Wika ni Manong Tala. Narinig ko na po yung kwento tungkol sa sarangay. Ang sabi lang po sa akin, delikado po yung nilalang na yun. Lalo na kung masasalubong mo siya sa kanyang teritoryo. Yung iba, mamamatay. Yung iba nababaliw. May mga pagkakataon pa daw po. Yung mga nakakita sa sarangay, nawawala ng bahagi ng katawan. Pero wala pong nabanggit tungkol sa bertod ng sungay nito. Wika ni Luna. Tama ka. Wala ngang nabanggit tungkol sa bertod ng sungay nito. Dahil malaki ang takot ng mga antingero sa nilalang na yun. Tugon ni Manong Tala. Takot? Bakit naman po nila kakatakutan ng sarangay kung kaya naman nilang talunin? Tanong ni Luna. Walang sino man ang nakatalo sa sarangay. Kahit ang ama ni Isigani, matatakot. Marinig lang ang pangalan ng nilalang na yun. Wika ni Manong Tala. Alam ko kahit naman si tatay takot sa nilalang na yun eh. Pero bakit po ba Manong? Ano po bang meron sa sungay ng sarangay? Muling tanong ni Luna. Ang sungay ng sarangay may kakayahang magbigay ng walang hanggang pisikal na lakas at espiritual na proteksyon. Sinasabing ang sino mang magkakamit nito, magagawa ding pasunurin ang nilalang upang sundin ang anumang ipag-uutos. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang subok lang sila. Wika ni Manong Tala. Eh, ano naman po yung ibig yung sabihin na hanggang subok lang sila? Wala po bang nagtagumpay? Tanong ni Luna. Ni isa sa mga sumubok, Luna, walang nakabalik ng buhay. Maliban sa akin! Pag-uusap ng dalawa. Nanlaki mga mata ni Isigani dahil hindi nito akalaing si Manong Tala, isa sa mga taong sumubok na makamtan ang kapangyarihan ng sungay ng sarangay. Kung sinasabi niyong ang bawat nilalang na sumusubok na kunin ang sungay ng sarangay na mamatay, ano naman po yung nangyari sa inyo? Tanong ni Luna. Sabihin na lang nating sinwerte akong sumabit sa sanga ng isang puno nang suwagin ako ng sarangay. Dahil sa hindi na ako nakikita ng nilalang, inakala niyang patay na ako. Muling wika ni Manong Tala, sabay taas ng kanyang damit. Tumambad sa dalawang binata ang malaking peklat na hugis bilog. Halos magkasya ang kamaon ni Luna sa pilat, kaya alam niyang walang sino man ang makakaligtas sa ganong pinsala. Hindi ako maniniwala sa'yo. Malay ko po ba kung saan nyo nakuha yung pilat na yan? Wika ni Luna. Wala namang pumipilit sa'yo kung maniniwala ka o hindi. Basta ko, sinabi ko ang gusto mong malaman. Binigyan din kita ng babala. Ngayon, nasa'yo kung ano ang gagawin mo. Pero ang aking payo, huwag ka nang tumuloy. Dahil paniguradong mamamatay ka lang din kagaya ng iba. Matapos magsalita ni Manong Tala, nagpaalam na ang dalawang binata. Habang nasa daan, hindi mapakali si Luna dahil sa kagustuhang magkaroon ng malakas na bertud. Hindi ako naniniwala kay Manong Tala. Alam ko may paraan para makuha ang bertud ng sarangay. Gaya ng ibang mutya. Kaya yun ang gagawin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakahanap ng paraan para makuha lang ang bertud. Wika ni Luna. Napailing na lang si Isigani sa sinasabi ng kaibigan.
Alam mo, Luna, hindi naman masamang magangad ng mga bagay-bagay. Pero huwag ka lang sa sobra. Sige, nandito na ako sa bahay ko. Mag-iingat ka. Tugo ni Isigani sabay pasok sa kanilang bahay. Tulog na ang ama ng mga sandaling iyon. Kaya wala na itong mapagtanungan tungkol sa sarangay. Kinabukasan, medyo tinanghali na din ng gising ang binata. Kaya naman hindi nito nagawang abutan ang ama. Maaga itong umalis papunta sa kabilang baryo. Walang nagawa ang binata kung hindi antay na lang ang pagbabalik ng ama. Pinili nitong magpunta sa kanilang munting bukid upang tulungan sa pagtatanim ang kanyang ina. Aba naman, Isigani. Hima lang nandito ka sa bukid. Bakit nasaan ang tatay mo? Parang ngayon lang kayo nagkawalay. Wika ni Aling Gracia. Hindi ko nga din po alam na eh. Pero parang umiiwas ng kusa si tatay sa akin. Tugo ni Isigani. Ano? Umiiwas? Sa tingin mo bakit naman niya gagawin yan? Bakit ka iiwasan ng tatay mo, Aber? Tanong ni Aling Gracia. Hindi ko rin po alam eh. Siguro po dahil sa panayang dikit ko kay Luna. Wika ni Isigani. Ay, simula pagkabata, magkaibigan na kayo ni Luna. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ni Aling Gracia. Wala lang po. Kasi kahapon, nagkaroon ng inkwentro si tatay sa isang mangkukulam. Kaso lang pinakawalan ni Luna eh. Kaya siguro hindi niya kami pinapansin. Pagpapaliwanag ni Isigani. Kilala ko ang tatay mo, Isigani. Kung may pagkakamali ka, sasabihin at sasabihin niya yun sa'yo. Hindi siya ang tipo ng taong iiwas. Ay siguro marami lang iniisip yun sa ngayon. Kaya ganun lang siya. O siya, bilisan mo na nang makapag-agahan na tayo. Muling wika ni Aling Gracia. Matapos ang gawain sa bukid ay kagad nang umuwi ang mag-ina. Laking pagtataka ni Isigani dahil nadat na nito si Luna. O Luna, himala. Maaga kaya tang naligaw. Anong meron? Tanong ni Isigani. Wala naman. Mahihilingin sana ako sa'yo, pare. Gusto kong samahan mo ko. Tugo ni Luna. Teka lang ha. Parang alam ko na yung sasabihin mo eh. Alam mo na ang sagot ko dyan, pare. Wika ni Isigani. Sasamahan mo lang naman ako eh. Wala ka namang gagawin eh. Kaya sige na, pumayag ka na, pre. Pagpupumilit ni Luna. Mapapahamak lang tayo sa gagawin mo, pare. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na ang ambisyon mo sa sungay ng sarangay. Tugo ni Isigani. Ngunit patuloy itong namilit. Sige na, pare. Ito na yung huling kailangan ko sa'yo. Pangako, kapag nagawa kong kunin ng sungay, hindi na ako hihiling sa'yo na samahan ako kahit anong lakad. Dahil ako nang tatanghaling pinakamalakas dito sa baryo. Muling pakiusap kay Isigani. Pasensya na, pero hindi kita maaaring pagbigyan. Kung gusto mong lumakad, hindi kita pipigilan. Pero hindi rin kita sasamahan. Hindi pa ako nawawala sa tamang katinuan, pare. Parang magpapakamatay ka sa gagawin mo eh. Tugo ni Isigani. O sige, ganito na lang. Kapag nakuha ko ang sungay ng sarangay, tig-isa tayo. O napayag ka? Wala namang mawawala sa'yo eh. Sasamahan mo lang ako. Pangako, pag naramdaman kong hindi natin kakayanin, atras tayo kaagad. Wika ni Luna. Bagyang napaisip si Isigani sa sinabi ng kaibigan. Alam niya na hindi ito titigil. Kaya naman pinagbigyan niya ang hiling nito.
O sige na nga, sasamahan na kita. Pero sa oras na manganib ang buhay natin, bahala ka, iiwang kita. Tugon ni Isigani. Napatalon sa tuwa si Luna at dali-dali na itong nagpaalam. Kinagabihan, pagkarating ni Mang Oscar ay kagad nagpaalam ang binata. Himalang hindi man lang nakarinig ng pagtutol si Isigani. Walang problema sa akin. Basta alam mo kung ano ang ginagawa mo at hindi kami mapeperwisyo ng iyong ina. Wika ng matanda. Nang gabing iyon, hinanda ng binata ang mga dadalhin. Mga pangkaraniwang gamit lang ang dinala. Sa tuwing mangangalap ito ng mutya o hindi kaya naman mangangaso sa gubat. Kinabukasan, maagang sinundo ni Luna si Isigani sa kanilang tahanan. Humingi ito ng basbas mula sa ama at nagpaalam ng umalis. Mahigit 2 araw na lakaran ang kailangan nilang bunuin bago marating ang kinaroroonan ng sarangay. Kaya naman napagpasya ni Luna na dumaan muna sa tahanan ng kanyang tiyuin na ang pangalan ay Indong. Kagaya ni Mang Oscar, wala din itong pagtutol sa gustong mangyari ng pamangkin. May isip ka na at alam mo kung anong tama sa mali. Hindi kita pipigilan, Luna, dahil pangarap po yan. Ikaw ang magdadala kung sakaling magtagumpay ka. Pero huwag mo ding sabihin na hindi kita binigyan ng babala. Na ikaw din ang magdurusa sa oras na mapahama ka. Wika ni Indong. Hiniling ni Luna na manatili sila sandali sa lugar dahil marami pa silang dapat malaman tungkol sa nilalang na kanilang kakarapin. At dahil isa din si Indong sa mga nagkaroon ng karanasan sa sarangay, hindi naman ito nagdalawang isip na magkwento sa dalawa. Ang sarangay ay may 2 anyo. Isang malaking torong nakatayo sa 4 nitong paa. May mahabang sungay na halos kasing haba ng kanyang katawan. Ang sungay nito ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na magbukas ng lagusan mula sa kabilang dimensyon. Maliban pa sa kakayahan nito, ang sungay din ng mga sarangay ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang sa kanyang paligid. Pagpapaliwanag ni Indong. Hindi naman makapaniwala ang dalawang binata sa sinabi nito. Taliwas ito sa mga sinabi ni Manong Tala. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi lang bertudang meron sa sungay ng sarangay. Ano Isigani? Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Tanong ni Luna. Para kasi sa akin pare, hindi naman mahalaga ang kapangyarihan. Mas gusto ko mamuhay ng simple. Nang hindi nakikipagpaligsahan sa ibang tao, wala namang patutunguan yung ganyan eh. Sapat na may kaunting nalalaman na pwedeng magamit sa pagtulong sa iba at sa kaproteksyon sa sarili. Wika ni Isigani. Napailing na lang si Luna dahil parang walang epekto sa kaibigan ang sinabi ni Indong. Parang baliwala sa iyo yung kakayang makukuha mo sa sungay ah. Alam mo bang maaari kang maging mas malakas kahit kanino? Wika ni Luna. Oo naman, alam na alam ko yun pare, pero sa oras na makamta natin ang lakas na yan, saan mo gagamitin? Ipagpalagay na natin na nagawa mong talunin ng malalakas na antingero. Sinong susunod mong hamunin? Yung Diyos? Hindi ka makukontento pare. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo kaya makontento sa kasalukuyan mong antas, hinding-hindi ka makukontento kapag naging mas malakas ka pa. Wika ni Isigani. Sumasang-ayon ako sa sinabi ng kaibigan mo. Bagaman hindi ako tumututol sa gusto mong magyari, pero para sa akin, kasunod ng pagiging malakas, hinding-hindi ka makukontento kung anong meron sa'yo. Mas magangad ka ng matataas na bagay para maging katumbas ng kakayaan mo.
hanggang sa umabot ka sa punto ang hahamunin mo ang may likha sa'yo. Habang buhay, hindi nakukontento ang mga taong mapagangad. Wika ni Indong. Biglang natahimik si Luna sa sinabi ng Chuin. Ngunit hindi dahil sa pangaral nito, kundi dahil sa kaalamang natutunan tungkol sa sarangay. Kinabukasan, nagpa siyang bumalik sa baryo si Luna. Natuwa naman si Isigani sa pag-aakalang natauhan ng kaibigan. Salamat naman natauhan ka. O paano? Uwi na din ako, ha? Wika ni Isigani. Akmang aalis na sana ito nang bigla namang pigilan ni Luna. Teka, sandali lang. Hindi pa nga nagsisimula yung misyon natin, pare. Uwi ka na. Kukuha lang ako ng pamputol sa sungay ng sarangay. Napag-isip-isip ko kasi, hindi ko kayang putulin yon gamit ang itak. Tugon ni Luna. Napasapo na lang ng ulo ang binata. Kaagad nang nagpaalam na uuwi sandali. Ilang minuto pa ang lumipas ay sinundan siya ni Luna. Muling nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, nakasalubong nila sa daan ang isa sa matinding karibal ni Luna na itago na lang natin sa pangalang Totong. Aba, ayos ah. Mukhang mangangalap ka ng bagong mutya, Luna. O bakit? Hindi pa ba sapat yung mga karga mo? Tanong ni Totong habang nakangiti ng nakakaloko kay Luna. Pasensya ka na, Totong. Pero wala akong oras makipag-usap sa mga kagaya mo. May mas mahalaga akong bagay na kailangan gawin. Kaya dyan ka na muna. Mauna na kami. Tugon ni Luna. Bagay na ikinagulat ni Isigani dahil hindi nito pinatulan ang pang-aasar ni Totong. O, ano nangyari? Bakit parang pinalampas mo yata yung pang-aasar sa'yo ng taong yun? Nilalagnat ka ba, pare? Tanong ni Isigani. Bagya namang natawa si Luna sa sinabi ng kaibigan. Hindi, pare. Ayoko lang magkasaya ng panahon sa walang kwentang tao. At isa pa, wala ako sa timpla para makipagbugbugan kay Toto ngayon. Tugon ni Luna. Patuloy silang naglakad. Ngunit sadyang mapang-asar itong si Totong. Anong problema, Luna? Parang naduduwag ka yata. O baka masyado nang humina ang karga mo. Kaya nawawalan ka na ng ganang makipag-usap sa akin. Biglang huminto si Luna. Nilingon si Totong. Pasensya ka na, Totong. Pero may mahalaga akong pake ngayon eh. Ayokong sayangin ang oras ko sa mga kagaya mo. Tugon ni Luna. Dahilan para lalong uminit ang ulo ni Totong. Walang niya ako? Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, ano? Bakit kaya hindi natin subukan yung sinasabi mo? Tignan natin kung sinong nagsasayang ng oras. Wika ni Totong sabay sugod kay Luna. Kagad namang tumabi si Isigani para hindi madamay. Ngunit sa kasama ang palad, sinadya ito ng isa sa mga kasama ni Totong. Sinasabi ko sa'yo, Totong, hindi magandang ideya ang gusto mong mangyari. Kaya kung ako sa'yo, titigil na ako hanggat kaya ko pa. Babala ni Luna. Ngunit hindi nakinig si Totong. Patuloy ito sa paglapit papunta kay Luna. Bumunot ito ng itak. Walang pagdadalawang isip na inundayan ng taga si Luna. Mabilis namang nakailag ang binata. Inilapag ang kanyang mga dalang gamit. Dali-dali itong naglabas ng patalim upang ipagtanggol ang sarili. Kapwa may tangang malalakas na gamit ang dalawa. Maliban sa mga buhay na salita, may tangang ding bato omo si Luna. Dahilan kung bakit hindi siya tinatablan ng mga simpleng atake, isama pa dyan ang mga magagaan na tigalpo.
Samantalang si Totong naman, bukod sa tanga nitong mga mutya, meron siyang taglay na kakaibang basbas mula sa isang babaylan na nagbigay naman sa kanya ng kakayahan na malis ang atake ng kalaban. Patuloy na naglalaban ang dalawang antingero hanggang sa mapagod lang ang mga ito. Walang nananalo, ngunit wala ding natatalo. Kapwa nakaigana sa lupa ang dalawa habang pilit na hinahabol ang hininga. Ano ba kasi yung sinasabi mong mahalagang bagay na gagawin mo? Tanong ni Totong. Wala ka na dun. Huwag mo nang alamin. Ano, kaya mo pa? Tugon ni Luna. Wala ding kwenta kung maghaharap tayo ng ganito. Wala namang nananaig sa atin eh. Mabuti pa tumigil na lang tayo. Hindi matatapos to eh. Tugon ni Totong. Mabuti naman at naisipan mong bagay na yan. Kasi ako hanggat gusto mo, pagbibigyan kita eh. Wika ni Luna. Hindi na, ayos na ako. Sabihin mo na kasi kung saan kayo pupunta. Malay mo, mangailangan ka ng tulong. Tanong ni Totong. Bahala ka kung gusto mong sumama. Pero wag mong aagawin sa akin ng sungay ng sarangay. Wika ni Luna. Biglang nang laki ang mga mata ni Totong nang marinig ang sinabi ni Luna. Hindi nito lubusang maisip na yon ang pakay ni Luna sa lugar. Hoy, Isigani, nagbibiro ba tong kaibigan mo? Tanong ni Totong. Eh sa kasamaang palad, hindi tong eh. Seryoso yung si Luna na kunin ang sungay ng sarangay. Tugon ni Isigani. Naku po, nababaliw na nga talaga tong tao na to. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong tumuloy o hindi. Sana lang huwag mong pagsisihan yung gagawin mo. Wika ni Totong. Dali-dali itong lumakad palayo. Kita mo na. Wala naman palang binatbat yung mga yan eh. Kaya wala din akong tiwala sa kanila. Alam kong hindi sila maaasahan sa ganitong lakad eh. Wika ni Luna. Malayo pa ba tayo sa bundok na sinabi ni Manong Tala? Ilang oras na oh, nakakapagod. Wika ni Isigani. Biglang napalingon si Luna. Tinugon ng kaibigan. Ha? Hindi pa tayo papunta sa lugar na yun. Masyado pang maaga. Kailangan nating antayin ang pagbilog ng buwan bago tayo tumuloy dun sa lugar. Sa ngayon, dumito muna tayo sa agubatan. Wika ni Luna. Teka, sandali nga, anong lugar ba to? Tanong ni Isigani habang inilalapag ang gamit. Ito yung gubat sa bandang paanan ng bundok na sakop ng teritoryo ng sarangay. Sana lang, maabutan natin siya sa tamang pagkakataon. Wika ni Luna. Eh bakit ba kailangan pa nating antayin yung pagbilog ng buwan? Kung kaya naman nating hulihin yung sarangay sa ordinaryong pagkakataon? Tanong ni Isigani. Kagad namang pinaliwanag ni Luna ang tungkol sa proseso. Ayon dito, ang sarangay ay may dalawang anyo. Ang higanteng kalabaw na may mahabang balahibo at ang malaking nilalang na nakatayo sa dalawang paa. May ulo ng kalabaw at katawang tao. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli ang sarangay, ang anyong higanteng kalabaw. Nangyayari ito sa kabilugan ng buwan. Eh limang araw na lang mula ngayon, pagbilog na ng buwan eh. Kailangan na nating magbadali. Wika ni Sigani. Kumalma ka lang. Dahil nandito na tayo sa daan ng sarangay. Nakikita mo ba yung malaking daan dito? Sa oras na nasaan yung higanteng kalabawang nilalang na yun, para lang din siyang pangkaraniwang hayop. Dito siya kakain, oh. Kaya ang kailangan nating gawin, antayin ang kanyang pagdaan. Wika ni Luna.
Sigurado ko bang ligtas dito? Baka mamaya malaman-laman ko, nakadikit na tayo sa paa ng sarangay. Tanong ni Isigani. Sabi ko sa'yo huwag ka masyadong mag-alala. Malayo pa naman tayo eh. Alam mo kung anong kailangan nating gawin? Maghanap ng makakain. Kagad namang tumayo si Luna. Sumunod na din si Isigani. Habang naglalakad sa kagubatan, napansin ng binata ang malalaking bakas ng mga paa. Alam nitong nasa teritoryo na sila ng nilalang, kaya hindi may iwasan ang makaramdam ng kaunting takot. Pakiramdam ni Isigani, nasa ibang mundo siya ng mga sandaling iyon. Kaunting kaalaman, ang mga sarangay ay may kakaibang kakayahan. Bilang tagapangalaga ng balanse ng kalikasan, sa anyong higanting kalabaw, nagagawa nitong magbigay buhay sa kalikasan. Ngunit sa anyo nitong kalahating tao at kalahating kalabaw, nagiging mapanira ito. Sa makatuwid ang sarangay din ang sumisira at nag-aayos ng kapaligiran. Mukhang ang mahirap ang ganyang kalaban ah. Paano natin kukunin yung sungay ng ganong kalaking nilalang? Tanong ni Isigani. May mga paraan Isigani, pero hindi ko maaaring sabihin sa'yo ngayon. Maghintay ka lang, ipapakita ko sa'yo kung paano. Wika ni Luna. Ngunit ang totoo, hindi nito alam kung ano ang gagawin dahil hindi ito naituro ni Manong Tala bago siya umalis. Nang mga sandaling iyon, nagpapahinga ang dalawa. Nang bigla silang makarinig ng mga tawanan sa paligid, nagmumula ito sa maliliit na nilalang. Napabangon si Isigani, nag-usal ng mga dasal pang proteksyon at depensa sa paligid. Mukhang napaglaruan tayo ng mga engkanto dito ah. Wika ni Isigani. Nakita niyang sobrang kalmado ni Luna. Huwag kang mag-alala. Hanggang tawanan lang. Napahinto sa pagsasalita si Luna. Naramdaman ito na may kung anong humawak sa kanyang paa. Hinila ito papasok sa kakawyan. Napasigaw si Luna habang tila kinakaladkad papasok ng masukal na kagubatan. Dali-dali itong sinunda ni Isigani hanggang sa makitang nakalambitin ang kaibigan sa sanga ng puno. Huwag kang lalapit Isigani! May mga engkanto sa paligid! Wika ni Luna habang pinakikiramdaman ang kapaligiran. Ito ba yung sinasabi mong walang mangyayari sa atin? Tignan mo nga yung sarili mo. Nakalambitin ka sa puno. Sabing huwag kang maingay at saka... Hindi na naituloy ni Luna ang sasabihin. Biglang naglabasan mula sa ibabaw ng mga puno. Itim na mga nilalang. Mahaba ang buhok. Na halos natatakpan na ang mga mukha. Dali-dali namang pinutol ni Isigani ang baging na nakatali sa paa ng kaibigan. Dahilan para bumulusok ito paibaba ng puno. Alam mo ba kung anong uri ng nilalang ang mga yan? Tanong ni Luna. Wala akong ideya pare. Pero kung ano man yan, paniguradong iisa lang ang kanilang pakay. Tugon ni Isigani. Kagad nang dumampot ng itak si Luna, pinagsusugod ang mga maliit na nilalang. Ngunit ang ipinagtataka ng dalawa, hindi man lang sumusugod ang mga nilalang. Luna, sandali lang. Bakit hindi sila sumusugod? Tigilan mo yan, baka masaktan mo sila. Wika ni Isigani. Anong hindi sumusugod? Tignan mo. Nakalabas nga yung mga pangil ng mga yan, oh. Isang pagkakamali mo lang, siguradong hihigupin nila yung dugo mo sa katawan. Tugon ni Luna. Magtiwala ka sa akin. Ako nang bahala sa mga to. Nagpatiuna si Isigani.
kinausap ang mga nilalang. Unti-unti namang nag-iba ang itsura ng mga ito nang marinig ang sinabi ng binata. Ah, kaibigan, mga kaibigan, naparito lang kami para masilayan ang pagdaan ng sarangay. Kaya huwag kayo mag-alala dahil hindi namin sisirain ang kapaligiran. Matapos magsalita ng binata, isa-isang nagtago ang mga engkanto sa likod ng puno hanggang sa wala nang natira kahit isa. Nakainga ng maluwag ang dalawang binata dahil ang buong akala nila magiging merienda sila ng mga kama-kama. Mabuti na lang at nagawa mo silang pigilan. Akala ko, kakainin na tayo eh. Wika ni Luna. Hindi ko sila pinigilan. Napakiusapan pwede pa. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Na hindi lahat ng kalaban maaaring idaan sa dahas. May ilang pa rin naghahangad ng diplomasya. Wika ni Isigani. Napailing na lang si Luna dahil kahit sa bingit ng kamatayan, pinapairal pa din ito ang kabaitan. Ay sus talaga. Ibang klase talaga yung kabaitan mo, Isigani. Nakakasira ka ng bait. Wika ni Luna. Ewan ko nga ba pare kung bakit ganun eh. Pero minsan, nakakabuti din naman. Halika na nga, bumalik na tayo sa kampo. Pagbalik ng dalawa sa pwesto, wala na ang mga iniwan nilang gamit. Maging ang mga toldang itinayo, tila binaliktad ng kung anong nilalang. Anak ng put... na! Sino yung kumuha ng mga gamit natin? Wala namang ibang tao dito ah! Wika ni Luna. Halata na ang inis dito dahil sunod-sunod na kamalasan ang kanilang naranasan simula nang pumasok sila doon sa lugar. Ay nako, ano ko ba naman Luna? Ang bilis mong magalit. Hindi mo muna gamitin yung mata mo sa paghanap. Eh yung mga gamit natin sa ibabaw ng puno oh. Yung tolda naman nandun oh, sa malalaking bato. Inuuna kasi yung bunga nga kaysa sa matay. Wika ni Isigani. Kagad na itong nag-ayos ng kagamitan. Matapos ay dali-daling naglakad pababa ng kabundukan. O teka, sandali lang. Saan ka naman pupunta? Tanong ni Luna. Uwi na ako. Ikaw na lang mag-isa yung humanap dyan sa sarangay na yan. Tugo ni Isigani. Yan ka na naman eh. Ang bilis mong magtampo eh. Hindi mo naman ako masisisi. Sunod-sunod na panlalaro ng mga engkantong naranasan natin. Kamuntikan pa ako mamatay. Anong gusto mong gawin ko? Ngumiti. Kagaya ng ginagawa mo, pasensya na ha. Hindi ako kagaya mo pare. Tugo ni Luna. Ngunit habang nagtatalo ang dalawa, bigla silang nakarinig ng malakas na atungal. Alam ni Isigani na wala pa sila sa lugar ng sarangay. Malayo pa tayo sa bundok ng sarangay. Kaya alam kong hindi siya may gawa ng atungal na yan. Wika ni Luna. Matapos itong magsalita, bigla silang nakarinig ng malakas na dagundong. Mula ito sa hindi kalayuan. Nakita nilang unti-unting humahawi ang mga puno. Muling umatungal ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Isang higanteng nilalang ang nagpakita. Dali-daling tumakbo ang dalawa palabas ng gubat hanggang sa marating nila ang bangin. Walang pagdadalawang isip na tumalon ang magkaibigan. Bumagsak sa ilog na nasa ilalim ng bangin. Aksidenteng tumama ang ulo ni Isigani sa bato, dahilan para mawalan ng malay. Nagising na lang ito. Nakasampa sa isang puno sa tabi ng ilog. Dali-daling bumangon si Isigani. Hinanap ang kaibigan. Sa kasamaang palad, wala ito sa lugar.
marahang naglakad ang binata papasok sa kagubatan hanggang sa makarating siya sa isang malawak na kapatagan. Naupo ang binata at gumawa ng apoy habang pinapatayo ang kanyang kasuotan. Nahiga ito sa tabi ng siga hanggang sa makatulog. Laking gulat nito. Biglang may yumugyog sa kanya. Nang idilat ang mga mata, nakita nito si Luna. Mabuti naman nakaligtas ka, bilisan mo. Kailangan na nating umalis. Hindi magandang manatili pa tayo sa lugar na to. Wika ni Luna. Dali-daling tumayo si Isigani at sumunod kay Luna. Napag-alaman ng binata na ang lugar na kinaroroonan nila. Teritoryo ng mga hindi kilalang engkanto. Ano bang nangyayari, Luna? Paano mo ko natuntun? Tanong ni Isigani. Nakita ko ang ginawa mong siga. Kaya mabilis kitang nakita. Mabuti na lang naunahan kita. May ibang nila lang na nakapansin sa'yo eh. Siguradong almusal ka nun kinabukasan. Wika ni Luna. Muli silang nakarating sa paanan ng kabundukan. Mula doon, nagpa siya silang bumalik sa tahanan ni Manong Tala. Nagulat ang matanda dahil napasugod sa alanganing oras ang dalawang binata. Anong kailangan nyo? At bakit ganyan ang itsura nyo? Tanong ni Manong Tala. Sinubukan naming akyatin yung kabundukan na kinaroroonan ng sarangay. Pero nabigo po kami. Sa paanan pa lang, sang katutak na engkanto na'y nakasalubong namin. Tugon ni Luna. Hindi naman kasi kayo nagtatanong bago sumugod. Wika ni Manong Tala. Bakit po ba? May kailangan ba akong malaman? Tanong ni Luna. Oo, meron kayong dapat malaman. Ang pagpasok sa tahanan ng sarangay, nangangailangan ng alay. Apat na nilalang ang kailangan niyong daanan bago tuluyang marating ang mismong kanlungan ng nilalang. Wika ni Manong Tala. Alay? Ano pong klaseng alay? Tanong ni Luna. Simple lang naman. Mamili ka lang ng kahit anong hayop na walang bahid ng kasamaan. 40 hayop. Yun ang magsisilbing bayad nyo para malampasan ang 4 na bantay. Wika ni Manong Tala. Dali-daling naganap ng mga alay si Luna. Samantalang si Isigani, kinausap si Manong Tala. Walang kalam-alam ang kaibigan mo sa maaaring mangyari sa kanya. Kung sakaling makuha niya ang sungay ng sarangay, hindi lang kapangyarihan ang maaari niyang makamtan. Katumbas ng malakas na kapangyarihan, mataas na responsibilidad. Nakabatay ang lakas ng bertud o mutya kung paano mo ito gagamitin. Wika ni Manong Tala. Yan nga din po yung sinasabi ko sa kanya. Pero wala na akong magagawa. Kahit anong gawin kong pagpigil, wala ring epekto. Wika ni Isigani. Pwes, hayaan mo siyang harapin ng mga kabayaran ng kanyang ambisyon. Huwag mong karguin ang bigat ng konsensya ng kanyang kabiguan. Muling wika ni Manong Tala. Bagyang kinabahan si Isigani sa mga sinabi ni Manong Tala. Alam nitong may ibig sabihin ang mga katagang binitawan nito tungkol kay Luna. Umaga nang bumalik si Luna, dala nito ang 4 na hayop na kanilang pang-alay. Halika na, Isigani. Manong Tala, bago kami umalis,
May mga dapat pa ba ako malaman? Tanong ni Luna. Palagi mong tatandaan kung paano mo gagamitin ang sungay ng sarangay. Dito didepende kung ano ang magiging bisa sa'yo. Magandang araw mga kabayan. Pasensya na, tinigil ko yung record kung maririnig nyo namamalat na yung boses ko. Ayun, pinilit ko lang na matapos yung first episode. Then sunod ko kagad yung next part. Konting katanungan para sa video natin. Anong itsura ng sarangay? Yan lang, sana mag-comment kayo, mag-like, mag-subscribe, mag-share. Malaking tulong yan. Paalam.